Tatia, how was your sight to you? Or in English, I'm set go for me to eat lucky items, prosper and be lucky every moment of your life. And lucky day to all mga kalaki pay. Kung saan kahit wala kang kipay, pwede kang manood, jar! So for today's video, I will be discussing about the things to prepare, upon anticipating the new year. Or what we call sa Tagalog, pagsalubong sa bagong taon. So, actually, these things, I usually do this, or as a family, we do this, no, kapag ka Chinese New Year, kasi bali dalawa po ang New Year na sineselebrate namin. Of course, because we live here in the Philippines, and we bring, or it is inculcated in us to celebrate Chinese New Year, one in which it is the most important time of the year. Yes. So, ano nga ba ang ginagawa namin? First of all, hindi po kami nag-aalay ng, or gumagawa, I should say, ng 12 kinds of fruits. Kasi po, sa Chinese, naniniwala kami, kung ano po yung meron kayo, yun yung dapat ninyong ialay. Hindi po kayo kailangan magpumilit, no? Tapos, yung iba, oh, kailangan mo to, kailangan mo yan, for ganito, for ganyan. Ang ending, umutang ka pa, kasi ang mahal nung binili mo. Eh, unlike nung kung ano lang yung afford mo, ang lagi ko nga sinasabi sa inyo, kailangan vegetarian tayo. Kailangan kahit na bumibili tayo ng pampaswerte, or I should say na naghahanda tayo para maswertihin tayo, kailangan yung afford natin and kaya ng bulsa. Hindi po kailangan mag-oversplurge tayo. So, ano nga ba yung hinahanda namin? Nagahahanda lang po kami ng 5 kinds of fruits and vegetable. All in all na po yun, 5 piraso lang. Also, number 5 sa Chinese, U, ibig sabihin po niya is harmony. When you say harmony, yung family ninyo magkasundo, yung bahay ninyo peaceful, or kung sino man po yung anyone na mamimit ninyo, isumagaan yung loob sa inyo. Kasi may mga iba pong tao, no, pagkakita nyo pa lang po, ay nakakainis naman tong tao to. Parang nayayamot, nabubwisit ka na. Ano, pag may mga sinasabi nga tayo, alam mo ito, makita mo lang, nakakabwisit na. Diba minsan ganun po, no? So, what are those fruits and vegetable na inaalay namin or ginagawa namin? So, first of all is pechay. No? Sa Chinese, it's pechay. Yeah? Pechay na vegetable, hindi pechay mo. Char! Ang ibig sabihin po kasi ng pechay, no? Pag sa Chinese, pai chay. Pag sa Mandarin, it's ipay. No? Ipay, pechay. Di ba parang magkaano sila, magkatunog? Ang ibig sabihin po kasi ng ipay is 100, no? So, ibig sabihin nun, 100 kinds of luck ay nasa sa inyo. Also, ang pechay, kapag ka, tinatanggal ninyo siya, hindi naman siya, ang pechay, hindi naman binabalatan, di ba? Parang nire-rip off mo siya. Kapag nire-rip off mo yung, ripped off yung pechay, para ka rin nagbibilang ng pera. For example, ganito. So, di ba ang pechay, ganyan. Tapos, pagka tinatanggal mo pechay, ganyan, di ba? Ayan, ganyan, tutupi-tupi, ganyan, di ba? So, paano ba magbilang ng pera ang isang tao? Di ba ganyan din? So, ang sinisimbolo po ng pechay is pera. So, ibig sabihin, kapag ka, may inalay kayo, or kapag may hinanda kayo na pechay, next year is marami kayong pera na matatanggap or mabibilang. Next naman is pinya. Pag sa Chinese, tawag namin is onglai. When you say onglai, ang literal meaning niya is pinya, but the onglai, it says prosperity, no? At saka, ibig sabihin, kapag may pinya tayo sa hapag, before New Year, marami po tayong prosperous things that will happen in our family. When we say prosperous po, maunlad po yung pamumuhay natin, no? Hindi tayo nasushort, no? Palagi angat, ika nga nila. And then, onglai, it also represents opportunity. So, kung naghahanap po kayo ng work, naghahanap kayo ng greater business, yung tipong mas maganda yung takbo ng negosyo ninyo, maraming mga investors, maraming clients, no? I advise you to put pinya. Laki-lakihan yun ng konti, ha? Kasi yung mga pinya ngayon, ang liliit na tapos tuyo pa sa loob. Ay, ang pinaka-importante pala is matamis. Huwag po kayong bibili ng maasim. Next naman is orange or kiat-kiat. When we say kiat-kiat sa Chinese, no, ang sa Chinese is tai-kiat. So, magkatunog po sila. Ibig sabihin yan,
everything goes smoothly, money goes in. So, ito po yan, no? Sa angpaw, makikita ninyo po sa ayan, Thai kyat. Ayan, makikita ba? Ayan, Thai kyat, Thai kyat. Ayan, Thai kyat, Thai kyat. Ayan, so for me, in my case, pasalamat po tayo kasi nakakapagbasa ako ng Chinese and natatranslate ko po sa inyo yung mga bagay-bagay. Ayan, Thai kyat. Ibig sabihin, smooth, no? And money goes in. Next naman is apple. Ang apple po sa Chinese, no, tawag namin is ping an. Ibig sabihin ng ping an is safe and peaceful din. So, kapag may apple po kayo, magiging safe and peaceful yung family ninyo throughout the year. Next naman is labanos. Labanos, kapag gusto ninyo po na tumalino yung mga anak ninyo, no, kung hindi masyadong nag-aaral, ilag-alay po kayo ng labanos. Also, labanos is for prevention ng mga bad karma ninyo. Mag-change siya into good karma and magiging smooth yung takbo ng year ninyo. Kasi diba ang labanos po is maputing-maputi and very smooth pag hinawakan mo. Kaya nga sinasabi tayo yung mga iba, kutis labanos, no? Kaya pag may labanos po kayo na inihanda, magiging smooth and maganda ang taon ninyo. Next naman, so ayan na, alam ko, first time ninyo marinig yung nag-aalay pala ng mga petay, ng mga at saka mga labanos. Ayan, so ayan ah. Sana ma-enjoy ninyo yung paggawa ng inyong fruit basket, no, ang tinatawag natin. And magbigay talaga ng swerte sa inyo. Coming from me, kung actually for years ito yung ginagawa namin. At saka, as a child, I never experienced ang family namin naggagawa ng mga 12 kinds of fruits. Ewan ko na lang bakit ganun ang nangyari at na-introduce na naman tayo sa mga maling feng shui and everything. So, next naman, ay, grapes pala. Grapes, isasabit nyo siya sa pinto. Ha, sasabit nyo sa pinto yung grapes. Isang bugkos lang, hindi kailangan sobrang madami. Kami nga, sa family namin, pinapabilang pa ng mami ko kung ilan yung dapat ialay namin, ganyan-ganyan, ganun. But, para mas madali po sa inyo, no? Kasi alam ko yung iba, syempre, of course, hindi naman nakakapag-intindi ng Chinese or hindi nakapagsalita ng Chinese. Isang bugkos na lang po ng grapes. Ibig sabihin po nun, blessings. Mabilis bumabagsak po sa atin yung blessings. Kami po, hindi po kami nag-aalay, hindi po kami nagsasabit ng bigas. Ano nga, palay ba yun? Yun to yung palay, no? Kasi yun po is for bad spirits. So, hindi, kasi akala po nung iba, yung mga palay is for blessings, no? Ironically speaking, hindi po siya. Kasi ang palay po is to prevent or para hindi po pumasok yung mga bad spirits sa bahay natin. So, that's one tip. Alam po ngayon nyo lang din to narinig. So, next naman, wag po kayo mag-aalay or maglalagay ng mangga kasi mang, yung ibig sabihin sa Cantonese, mang is patay. Kaya pag ang nag-aalay lang ng mangga is mga sa patay or sa funeral lang. Pati peras, wag po kayo mag-aalay ng peras kasi pang mga patay lang din yan. Doon lang po namin inaalay yan. So, next naman, sa food na tayo. Ang sunod sa food is fish. Specifically, my very, very favorite of all time, lapu-lapu. So, alam nyo, kaya ko umubos ng isang malaking lapu-lapi. Ay, nakakahiya. Napapagkaalaman na matakaw tayo. Char. So, kaya ko pong umubos ng isang malaking lapu-lapu ng isang upuan lang, isang kainan. Yes, ganun ko po siya ka-favorite. Especially kapag sweet and sour. Yes. So, fish, specifically lapu-lapu, buo ha, red and black will do. But for kami po kasi, black po yung ginagamit namin or niluluto namin. Kasi sabi ng ama ko, sabi ng lola ko, mahirap daw lutuin yung pula, nagugula-gulanit pagka pinipirito. So, mas madali daw lutuin ng black, kaya I suggest sa inyo, black na rin lutuin nyo. So, ang kailangan po natin is whole fish, ha? Whole. Hindi, yung iba po kasi, naghahanda tapos putol-putol naman yung isda. Kailangan po, pag nag-aalay tayo, buo po, kasi ibig sabihin nun, abundantly receiving of blessings. So, kapag pinutol-putol mo, yung swerte mo, putol-putol din, pansinin ninyo po yan. If ever nakapag handa kayo ng fish tapos putol-putol, kita ninyo po yung whole year nyo na yun, yung blessings nyo, putol-putol din. Papasok, tapos mawawala, papasok, mawawala, gano'n.
Kaya pag mag-aalay po tayo ng fish, kailangan po buo. Kapag hindi nyo po afford ang lapu-lapu kasi medyo mahal yan. Alam ko around 700 or 800 ang isang kilo. Milk fish will do. Bangus, ayan. Wag ninyo pong ipapaputol, hagawin ninyong relleno para hindi siya putol. Yan, syempre kailangan may mga options tayo sa life. Kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan budgetarian tayo. But of course, lapu-lapu is the best. If may budget, go, 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 go! So, next naman is, syempre, hindi pwede mawala, pancit, ha? Pancit for long life, ha? Sabi sa Chinese, ha? Pancit for long life. Ginagaya ko yung mga, kapag kami sa pumupunta kami sa mga ongpin, o kaya kumakain kami sa mga Chinese restaurant, ganun yung salita yung mga katabi namin. Pancit for long life, ha? Ikaw kain na, ganyan. But for me, wag naman na tayo magpaka-trying hard nun. Hindi natin kailangan magpaka-trying hard. Ang importante, we are just capable of what we are saying and that we are one of the legit ones. And the importance is napatunayan na natin na may trust ang mga tao sa atin at nakakagawa tayo ng mabuti sa iba. Basta ang lagi kong sinasabi, magpaka-kumbaba lang po tayo kasi ang taong nagpapakababa, itinataas ng Diyos magpakailanman. Yes! So, next naman po is kailangan natin ng mga malalagkit to tie up the family or para magkaroon tayo ng bond and hindi maghihiwalay, di ba? Maraming yon mga broken family, no? I-try ninyo po maghanda kayo ng biko. Sarapan ninyo yung biko, ha? With langkada pa. Padadalhan nyo pala ako, char. Tapos, tikoy. Hindi ko lang alam kung available na ang tikoy ng before ng New Year natin, ha? Hindi lang Chinese New Year. Sana meron na para hindi na kayo maghalo-halo ng tikoy. Ipiprito nyo na lang yung tikoy or steam. Alam nyo, actually, ang tikoy, kahit hilaw yan, pwede ninyong kainin kasi luto na yan. Pangayon nyo lang din narinig yan, ha? Hindi na po kailangan lutuin yan kasi luto na siya. One of the best na iluto din is ginataang bilo-bilo. Kasi ginataang bilo-bilo, di ba bilog-bilog siya? It means yung mga moon, so it means opportunities and blessings going around us and of the family. Ayan. So ano ang kailangan naman gawin sa bahay? Kailangan clean the house with rock salt. So kunwari magmamap kayo, di ba sa timba, lagyan nyo ng tubig, lagyan nyo ng detergent and everything, ng mga cleaning chemicals. My gosh, English! Mga cleaning chemicals ninyo. And lagyan ninyo ng rock salt. Rock salt is to cleanse the house from negativity and mga stagnant energy. Hindi po kayo magtatapon ng rock salt sa house, ha? Yung iba nagtatapon ng rock salt, sinasaboy-saboy, kaya yung mga espiritu nagagalit sa inyo. Ayan. Mali po yung magsasaboy kayo ng mga rock salt sa bahay ninyo. Kailangan corner-corner lang. Kasi syempre, kung ikaw yung spirit, sinabuyan ka, di ba ma-offend ka? Kaya, imbis na sinaswarty kayo, mas minamalas kayo. Yan. So, and of course, change the beddings and curtains. So, yung mga bedsheet ninyo, palitan ninyo yung mga magaganda, yung mga tinatago ninyo for a year, nasasabihin ninyo lang, ay for special events or pag may bisita, put it on na po sa mga bed ninyo. And sa curtains, you can go to my videos, yung mga lucky colors, sinabi ko po doon kung ano yung mga dapat color ng curtains ninyo. Pwede, balikan ninyo po yon, pwede po. Para malaman ninyo kung ano ba yung mga lucky color din for the year and ano ba ang mga dapat na curtains na ilagay per kwarto kung sa anak ninyo or para sa inyong mag-asawa, ganyan. Next is, one of the very imperative, I should say, to do is to have a haircut. When we say imperative, it is necessary for you to have a haircut. Or in a layman's term, it is important, no? Kailangan. Or may tinatawag tayong obligation or we are obliged to do one. So, kailangan po natin is magkaroon ng haircut. Haircut po kasi, no, may wisdom po kasi ang haircut. Whenever you cut your hair or pupunta kayo sa salon, yung mga malas ninyo po natatanggal din siya. Kasi mga malas po, nasa buhok yan ni. Kaya kung mapapansin ninyo po yung mga monks sa temple,
tingnan nyo po, nagpapakalbo sila kasi ayaw nila nung magkakaproblema sila. Gusto nila makakapag-cultivate sila ng maayos and mabibigyan nila yung focus nila sa monastery. So that is the wisdom of a having a haircut. It also reminds us to be hygienic enough, especially kung humaharap tayo sa ibang tao. Like for example, kita nyo ako, wow, ang feeling. So ayan, medyo nakapag-ayos-ayos tayo ngayon. Kasi importante kapag haharap tayo sa mga tao, we are, tawag dito, presentable enough. And it also gives us a good positive energy. Tapos nasisend natin sa mga tao. Kaya nagiging magaan yung feeling natin, feeling nila sa atin. And wear also new clothes if kaya ng budget ninyo. Bili po kayo ng mga bagong damit, mga magaganda, magagandang design, social, mga, what they call this, medyo makulay, ganyan, para maganda. Kaya may mga design ng mga flower, maganda po yung ganun. And don't forget, of course, to alay sa altar ninyo, to give thanks to God or kung ano man po ang religion ninyo. No, it symbolizes gratitude to them for blessing us and keeping us safe throughout this year, especially pandemic. Papasalamat tayo para nagkakasakit sa atin. Araw-araw may nakalagay sa hapag natin. Yung mga ganong bagay, no? And lastly, hindi pa tayo mag-aalay ng prosperity basket because Chinese New Year this year will occur on February 1. So mag-aalay tayo ng Prosperity Basket January 31 midnight or exactly at night. But for others na gusto po mag-alay this before January 1, mag-aalay sila ng December 31, you can also do it, no? But may tinatawag po kasi tayong receiving time or appointed time. When we say appointed time, we follow the lunar calendar, one in which the arrival of the gods descending from heaven, no? Ibig sabihin, for example, no, February 1 is Chinese New Year. Bale, January 31, bumababa na po yung mga santo, mga gods and goddesses sa mga bahay natin, no? Pumapasok po sila. Kaya kailangan may alay tayo kasi syempre pag may bisita ka, kailangan may alay ka. And makikita ninyo po yung buhos ng blessings, siksik, liglig at umaapaw. Kasi ako, tinry ko hindi mag-alay, ha? Tinry ko, sabi ko, itry ko nga hindi mag-alay. Agay, totoo nga, mas marami ang blessings kapag nag-aalay ka po. So, ayan, if bet ninyo po mag-aalay ng December 31, no problem. And then, yung iba natutuwa ako kasi nag-aalay sila 2 times. So, yung iba nag-aalay na December 31 and nag-aalay din sila ng January 31. So, I hope this video of mine helped a lot and give you knowledge and wisdom of the proper preparation for the next year. Maraming salamat po. Xie xie ni.